Hello Chess Buddies, isang magandang araw po muli sa inyo lahat. Salamat po sa inyong pagbisita dito sa ating channel, Chess Matters. Ngayon po ang ating i-analyze ay games sa pagitan ni Anish Giri at ni Magnus Carlsen. At ito po ay naganap sa round 6, first game ng kanilang tiebreaker match. Yung kanilang first 4 games, lahat po ng laban nila tabla. Dito sa tiebreaker, yung second game, tabla din. Kaya itong ina-analyze natin ngayon na first game, ito po yung kung saan ay mayroong nanalo sa kanila. Okay, so dito si Anish Giri ay maglalaro ng puti at si Magnus naman ang maglalaro ng black pieces. Anish opens up with e4, c5 by Magnus, Sicilian defense, knight f3, knight c6, bishop goes to b5, c6, castling kingside by Anish, and here comes the knight goes to e7. So supposed to be itong knight, usual travel niya is here sa f6, pero dito ipinasya ni Magnus na e7 ang kanyang itira at na-block niya yung kanyang bishop at na-delay na rin yung kanyang pagkakasling. Tingnan natin ang kanyang ipinasya rito. So, sumunod na tira ni Anish ay d4, c takes d4, knight takes d4, queen goes to b6, bishop goes to e3, supporting the knight. Kinain na ni Magnus yung knight, knight takes d4. Dito, hindi mo po pwedeng basta kasi kainin ito dahil kapag kinain mo yan, mawalan ng magkakaroon ng pagkatan si Magnus na kainin ito. So dito, ipinasya muna ni Anish na suportahan. Anyway, ito naman ay hindi makakaalis dahil itong bishop ay nakatutok dito sa queen. Okay? Pero dito pala naman, sa pagkakataong ito, hindi pala yan ang iniintindi ni Magnus. At dito ay nagulat pati yung mga nagko-cover ng live sa Meltwater Tour sapagkat ang itinira dito ni Magnus ay knight takes b5. At sabi dito ni Stockfish, blunder daw yan. At kahit sino naman ang tumingin, blunder nga naman yan dahil yung bishop mo o yung iyong queen ay makakain ng bishop ni Anish. Pero dito, siguro yan italagang matagal ng pinagplanuhan ni Magnus. Kaya tignan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang sacrifice na ito. So dito, kinain na ni Anish yan, bishop takes b6, knight takes b6. So dito, kung bibilangin nyo, nawala yung queen ni Magnus pero meron siyang natira na isang knight at saka dalawang bishop. So marami nagsasabi na kapag ka meron kang ganyang tatlong tauhan at versus the queen, tabla daw lang yan, pero syempre, pag naglalaro ko ng chess, iba pa rin yung meron kang sariling queen. At dito, tignan natin, mahaba pa ang laban na ito. Tignan natin kung paano makaka-cope si Magnus. Dito, itong knight, pwede makain niya ng pawn. Pero sa sandaling ito, hindi pa pwedeng gawin dahil yung rook ni Magnus nakatutok pa dito sa ilalim. Okay? So, kailangan muna mawala itong knight para maka suporta itong queen sa kanyang rook. Kaya dito, ang itinira dito ni Anish ay knight goes to d2. Okay, so ngayon, hindi na po pwedeng manatili itong knight dito. Kaya kailangan nang umalis si Magnus. Knight goes to d6. At e5, threatening the knight. Knight goes to f5. Knight goes to e4. Knight c6. g4, threatening the knight. Knight goes to h4. And here comes the h5 of Magnus. So dito, realizing ni Magnus na itong areyang ito ay nagsosolo yung king, kapag magigiba niya itong mga pawn na ito, malaking pagkakataon yan para ma-distract niya na tuluyan itong king ni Anish. So dito, kaya sinisira niya yan eh. Sinisira niya yung discarte dito. So dito, ang ginawa ni Anish ay sinuportahan lang h3. At dito ay talagang decided si Magnus, tinuluyan, h takes g4, and tumira ng en passant pawn, threatening the knight. So dito, kailangan mag-react, kaya ang ginawa ni Anish dito ay kinain by en passant, at ito na ang rook, masali na sa eksena, rook goes to e5. So ang threat ng rook na yan, pwede siyang pumunta dito, ite-threaten naman itong queen. So, para may prevent yan, kailangan umaksyon si Anish at ang tinira niya ay c4.
Okay, tumira dito si Magnus na naman ng panibagong pananakot. Tinakot naman yung knight dito. Kumounter naman si Anish, tinirahan ng B4. So dito ay papa siya si Magnus, anong gusto niyang gawin? Kainin itong knight o mawala ang kanyang rook. So dito pinasya ni Magnus na knight takes B4. At dito tumira na si Anish ng pabalang dito, D7, itinira na yung chinek na yung king. So kakainin na lang yan, Bishop takes D7. Dito ang nasa isip siguro talaga ni Anish ay makipagpalitan na ng mga minor pieces para bandang huli ma-highlight yung kanyang lamang na queen. So dito chumek at pinasya ni Magnus kainin, Bishop takes D6, Queen takes D6. At dito ang threat dito sa pawn, may threat pa rito sa knight, may threat pa na chumek doon, dala itong rook sa dulo. At mayroon palang solusyon dyan na simple lang para masolve ang lahat ng problema. Yun lang pala ang tira. Knight goes to C6. So, soldado lahat. Wala ka ng check doon. Na ingatan mo pa yung dalawang pyesa mong yan kanina. Okay. Rook goes to D1. Kakainin na yung bishop doon. So, umalis ang bishop. Goes to C8. D5. Knight goes to G6. So, ang tension marahil is pumunta na dito at makipagpalitan ulit ng pyesa. King goes to F7. Queen goes to C7 with a check. And here comes the knight. To defend the king goes to E7. Rook goes to D8. Palit na naman ang rook. At pinayagan na ni Magnus. Palit nila ng rook. Rook takes D8. Queen takes D8. And rook takes A4. Queen goes to C7, E5 by Magnus, takes E5, bishop goes to E6, queen takes B7, rook takes C4, and queen takes B6. So dito sa areyang ito, nakaubos na ang mga pawnes, kaya dito na makoconcentrate ang labanan ng dalawa sa king side. Knight takes E5, rook goes to E2, rook goes to C8, queen goes to E3, knight goes to G6, H2, bishop goes to C4, threatening the rook, rook goes to B2, and rook goes to E6, threatening the queen. Queen goes to F3, rook goes to E4, rook B7, bishop goes to E6, king goes to G1. So makita po ninyo rito, lahat ng mga pyesa ni Magnus talagang well coordinated, bawat isa nagbabantayan sa isa't isa. Okay, ang mga pyesa ni Anish, wala silang magawa kahit isa na maka-check man lamang dito sa king. Talagang tagong-tago yung king. Okay, rook goes to G2 with a check, goes to H, okay, king goes to H2, at yung natitira doon na pawn, naubos na ni Magnus. Rook goes to B6, bishop goes to D5, threatening the queen, umalis ang queen, goes to E3, at make na ang rook, goes to G2, king goes to H3, rook goes to G4 again. Bumalik ang king. Maasa dito siguro si Anish kung pupulit si Magnus, magiging triple repetition, tatabla. At dito ay umiba na ng tira si Magnus. Sumulong na ang kanyang pawn sa F4. Iwas ang queen, goes to D4. Rook goes to G5. Rook goes to D6. Rook D7, rook D5. Dito ay binabantayan na ni Magnus ngayon para makadama itong kanyang pawn.
Queen goes to g4, bishop goes to g6, threatening the rook. Rook goes to d1, so dito may pasya na siguro si Anish na iharang dito yung kanyang rook para makadamay, para hindi makadama itong pawn. O, tignan natin kung anong gagawin dito ni Magnus. Okay, dito inabala muna ni Magnus para hindi magawa yung balak. Threaten yung queen. Iwas ang queen. At dito ay sumulong na naman ng panibago ang pawn. Goes to f2. So, isa na lamang dadama na yan. So, dito, hindi magagawa ngayon ni Anish na dalhin itong rook niya dito. Bakit? Dahil merong threat itong knight. Pag pumunta yan dito, mapuport ang king at saka ang queen. So, kailangan muna niyang intindihin ngayon itong king at saka itong queen niya. Hindi niya magagalaw ngayon muna itong kanyang rook. Okay, so dito lumapit ang king. Goes to g2. At dito, i-check na ang bishop. Goes to d5 with a check. Iwas ang king. Goes to f1. Check na naman ang bishop. Umangat na naman ang king. Goes to g2. At dito sa pagkakataong ito, dumama na yung pawn ni Magnus. At dito sa pagkakataong ito, nag-resign na si Anish Giri. Okay, so napakaganda po ng laban na ito. Na mula doon sa umpisa, wala na. Actually, move number 8 pa lang, wala nang queen si Magnus. At makikita mo rito at hahangaan mo kung paano niyang napag-coordinate yung kanyang mga minor pieces at naipanalo pa niya itong game na to. At sabi nga ni Anish Giri na siya in-interview, hindi niya akalain na meron palang ganun tira na isa-sacrifice ni Magnus kapalit ng tatlong piyesa yung kanyang queen. Okay, so magandang laban po ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at patuloy na ating i-cover yung pang mga susunod na mga laro na natitira dito sa Meltwater Tour 2021. God bless everyone!